Magandang araw! Welcome to my channel. Kung bago po kayo sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Kumusta na kayo mga bata? Maligayang pagbabalik sa paaralan. Sana'y lalo ka pang magpuporsiging ngayong nasa ikalawang baitan ka na. Sana'y pagbutihin mo ang pagkatuto lalo na sa araling ito. Ako si Teacher Vicky, ang iyong guro sa araling ito. Ang asignatura natin ngayon ay music. Ito ay napapaloob sa unang markahan. Nasa unang module pa lang tayo mga bata. Ang paksa natin sa araling ito ay rhythm. Ito ay tumutukoy sa sound and silence. Handa na ba kayong matuto sa aralin natin ngayong araw, mga bata? Kung ganun, magpapatuloy tayo. Ang module na ito ay para sa unang linggo ng unang quarter para sa mga mag-aaral ng ikalawang baitang. Ito ay ginawa upang matulungan kang matutunan ang mahahalagang kalaman tungkol sa sound o tunog at silence o pahinga. Ito ay naglalaman ng panandang guhit, nota at rest na may katumbas ng beat o pulso at mga kasanayan tungkol sa pagsasagawa nito. Pagkatapos mong pag-aralan ang module na ito, inaasahan na uugnay ang visual images sa tunog o sound at pahinga o silence gamit ang quarter note, beam eighth note, at quarter rest sa rhythmic pattern. Natutukoy ang panandang guhit at rest. Natutukoy ang bilang ng beat o pulso ng quarter rest, beam eighth note, at quarter note. At naisasagawa ang rhythmic pattern. Ngayon mga bata, subukin natin ang inyong kaalaman. Ano-ano ang nakikita sa larawan? Magbigay ng mga kilos na kayang gawin ng bawat nakalarawan. Narito ang unang larawan. Anong kilos ang kayang gawin ang pinapakita sa larawan? Magaling mga bata, pumadyak. Kasunod na larawan. Magaling mga bata, damdamin. Kasunod na larawan. Anong kilos ang kayang gawin ang pinapakita sa larawan? Mahusay mga bata, pumalakpak. At narito ang panghuling larawan. Anong kilos ang kayang gawin ang ipinapakita sa larawan? Magaling mga bata, pagbigkas. Ngayon mga bata, magpapatuloy na tayo. Mula sa inyong natutunan ng ikaw ay nasa unang taipang, alam mo ba ang pagkakaiba ng tunog at pahinga sa isang awit? Alin kaya sa dalawang simbolo ang kumakatawan sa tunog? Alin naman kaya ang kumakatawan sa pahinga? Ang simbolo na ito mga bata ay kumakatawan sa tunog. Ang simbolo naman na ito mga bata ay kumakatawan sa pahinga. Ngayon mga bata, ipalakpak ang kamay kapag panandang guhit ang simbolo. At ibukan naman ang kamay kapag ang simbolo ay pahinga. Sundan ang galaw ng kamay na nasa ibaba ng rhythmic pattern. Gawin natin mga bata. Kayo nga mga bata! Ang huhusay niyo naman mga bata! Mga bata, nung ibinuka ninyo ang inyong mga kamay, may narinig ba kayong tunog? Magaling mga bata, walang tunog na naririnig.
rhythm ay isa sa pangunahing sangkap ng musika. Ito ay tumutukoy sa galaw ng katawan bilang pagtugon sa tunog na naririnig. Ito ang panandang guhit at ito naman ang rest. Ang panandang guhit ay kumakatawan sa pulso ng tunog na naririnig, samantalang ang quarter rest ay pulsong hindi naririnig, subalit nadarama at tumatanggap ng kaukulang bilang ng kumpas. Tumitigil tayo sa pag-awit o pagtugtog kapag nakita natin ang sagisag na ito hanggang matapos ang kanyang bilang. Maaari din nating pagsamahin ang mga tunog upang makabuo ng rhythmic pattern. Ito ay ang kombinasyon ng mga tunog na naririnig at inaririnig na may pareho o magkaibang hapa. Tingnan ang rhythmic pattern. Subukan natin gawin ito mga bata. Huwag ninyong kalimutan na ang rest ay pulsong hindi naririnig ngunit nadarama natin. Sabayan niyo ako mga bata. Gawin niyo nga ito mga bata. Ang huhusay niyo naman mga bata. Ngayon naman, kapag nakita niyo ang larawan na bibig, ikasin natin ang kantig na nasa baba nito. Kapag hugis puso naman, damhin natin. Kapag nakita niyo ang kamay, palakpak ay mga bata. Sabayan niyo ako mga bata. Ta, ta, ta. Gawin niyo nga mga bata. Ang huhusay niyo naman mga bata. Maaari din natin gamitin ang quarter note, dim eighth note, at quarter rest sa rhythmic pattern upang maisagawa ang kilos at kumpas. Ito yung mga pananda o simbolo, katumbas na beat at sinabon. Unang pananda ay ang quarter note. Ito yung simbolo ng quarter note. Ano naman ang katumbas na beat ng quarter note? Isang tunog sa isang beat at ang sinabol ng quarter note ay ta. Ang kasunod ay ang dim eighth note. Ito yung simbolo ng dim eighth note. Ang katumbas na tunog ng dim eighth note ay dalawang tunog sa isang beat at ang sinabol ay ti o tt. At ang panghuli ay ang quarter rest. Ito ang simbolo ng quarter rest. Ang quarter rest ay walang tunog sa isang beat. Ang silabol na ginagamit natin sa quarter rest ay shh. Ngayon mga bata, ipalakpak natin ayon sa katumbas na bilang nito. Sundan ang galaw ng kamay na nasa ibaba nito. Gawin natin mga bata. Kayo nga mga bata. Magaling mga bata. Narito ang ating unang gawain mga bata. Ipalakpak o ipadama ang rhythm ayon sa larawan. Bigkasin ang katumbas na silaba nito. Ipalakpak muna natin mga bata. Ngayon naman mga bata, bigkasin natin ang silaba. Ta, titi, titi. Ang gagaling nyo naman mga bata. Ngayon mga bata, subukan nyong gawin ito. Ang huhusay nyo naman mga bata. Ngayon naman, bigkasin ninyo ang silaba. Magaling mga bata!
Narito ang kasunod, mga bata. Ipalakpak nyo nga, mga bata. Magaling! Ngayon naman, bigkasin ninyo ang silaba. Ang huhusay nyo naman, mga bata. Narito ang yung pangalawang gawain. Iguhit sapat lang ang simbolo ng bawat silaba. Naiguhit nyo na ba, mga bata? Magaling kung ganun. Magpapatuloy tayo sa kasunod na gawain. Narito ang kasunod na gawain. Isagawa ang rhythmic pattern na nasa ibaba. Gawing gabay niyo ito, mga bata. Kiti, ta, shh. Bigkasin natin, mga bata. Ta, shh, titi, shh, titi, titi, shh, shh. Gawin nyo nga, mga bata. Ang huhusay nyo naman, mga bata. Narito ang kasunod na gawain. Isulat sapat lang ang silaba ng bawat kananda o simbolo. Narito ang unang bilang. Naisulat nyo na ba, mga bata? Mga bata, tingnan nyo ang tamang sagot. Ganito rin ba ang sagot nyo, mga bata? Magaling kung ganun. Kung hindi naman, pagbutihin sa pangalawang bilang. Narito ang pangalawang bilang. Isulat sa inyong sagotang papel, mga bata. Naisulat nyo na ba, mga bata? Tingnan ang tamang sagot. Naisulat nyo ba ang tamang sagot? Magaling kung ganun. Magpapatuloy tayo sa kasunod na bilang. Narito ang pangatlong bilang. Isulat sa inyong sagotang papel ang inyong sagot, mga bata.
Sundin natin ang rhythmic pattern. Pansinin ang quarter rest, tumigil ka sa iyong paglalakad. Ang quarter rest ay bibigyan ng isang beat o pulso, subalit ito ay walang tunog. Nagawa niyo na ba mga bata? Magaling! Thank you for watching. See you in our next class. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe. Paalam mga bata!